top 6 dual sport adventure type motorcycle scooter sa bansa ang dapat mong malaman. Kanya-kanya ng katangian at nilalaman, maging sa disenyo'y may pagkakaiba. Alin nga ba sa mga ito ang talagang magugustuhan mo? Kung ikaw ay naghanap pa lang ng isang motor at napapaisip kong minsan kung ano nga ba talaga sa mga ito ang dapat mong bilhin. Pwes kailangan mo rin sigurong malaman ang bagay na ito, na siyang magbibigay rin sa'yo ng idea sa pagpili sa kung anong motor nga ba ang dapat mong bilhin. Pero bago yun, syempre, kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo makaling ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update na palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Skygo Lipan KPV-150. Ang Skygo brand ay nagmula pa sa bansang China at inilunsad noong 1992. Isang brand ng motorsiklo na nakilala sa buong Asia sa paggawa ng mga low-cost vehicle na kahit papano ay dekalidad din naman sa pamamagitan ng partner nitong manufacturer na Lipan Corporation, isang kilalang kumpanya na gumagawa ng motorsiklo, mga four wheels na sasakyan at iba pang mga makina na ginagamit din sa ibang appliances. At itong kalalabas lang din noong nakaraang taon na Skygo KPV-150 ay isa rin sa ginawa ng Lipan manufacturer. Kung pagmamasdan ay aakalay mo na rin ADB dahil sa katangian nito na halos pareho lang. Obvious naman dahil mapapansin din talaga natin sa buong disenyo nito kapag naka side view, pero kung sa harap naman ang pagbabasehan ay malaki rin ang makikitang diferensya nito sa pagkakaroon nito ng front single headlamps na naka round shape at iba pang decals na kakaiba dito. Ang motor na ito ay isang maunlad na kaya ring makipagsabayan sa mga kompetensya nito. Isang dual sport adventure type na klase na kung sa terrain malulubak o mabubundok ay sobrang sulit na rin gamitin. Ang mga suspensions nitong motor na kahit papano ay matitibay at flexible sa lugar na kung saan hindi ganun kakomportable. At ang makina nitong motor ay naglalaman din ng isang malakas na kapasidad na may 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke liquid cool type at fuel system naman na injected type. Pagdating sa maximum output level, ito ay may 12 horsepower sa kada 8,000 RPM at average top speed na umaabot sa 125 km/h. At matipid na rin kahit papano ang motor na ito na may average consumption naman din na 42 to 46 km/l at fuel tank capacity na 11 liters. At ang mga features na meron ito ay USB port charging system, mga side reflectors, malaking under seat compartment storage, at adjustable na rin ang windscreen protector nito. Very accessible dahil may passing light switch at iba pa. Pagdating sa chassis and suspensions naman, para sa front ito ay naka-telescopic fork na naka-single shock absorber naman sa rear suspensions nito. Ang braking system nito sa harap at likod ay naka-disc type na rin, na kahit papano ay advantage na yan ng mga ganitong klaseng motor. May kabuang sukat ang bawat gulong sa front, ito ay may 110x80R14, habang ang rear tire size naman ito ay 120x70R14. At tubeless yan at alloy wheels na rin ang mags nito. Ang seating height naman nito ay may kababaan lang din na kaya mo na rin sigurong abutin sa kabuang sukat na 765mm. At may kabuang presyo ito sa kasalukuyan na umaabot sa 109,800 pesos dito sa bansa. Noong nakaraang taon ang isa sa naging break-in ng Kimco Motorcycle Philippines para tangkiligin ng maraming Pilipino na naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na medyo nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. At nasisiyahan sa mga makabagong uri ng mga motorsiklo na mula sa mga disenyo na kakaiba at nilalaman na may kalidad, naaasahan at may presyo na katamtaman lang. Ang Kimco brand ay patuloy na rin nakilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang Taiwanese brand motorcycle manufacturer na ito ay nagpapakilala sa masa ng mga kakaibang motorsiklo na may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand, gaya ng Kimco KRB-180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito, na para sa marami ay talagang may unique identity. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world, ay naglabas na naman ng kanilang isa pang pambatong motor na tinatawag na Kimco Dink R150. Isang adventure type na klase ng scooter na hindi makikita ng pagkakatulad sa ilang mga magiging kakompetensya nito malamang. Pagdating sa external, kakaiba kasi ang panlabas ng isang ito kung pagmamasdan.
Parang palaban ang dating na parang naka-armored inspired ang frontal face design. Parang mga kawal na handang makipagsagupaan sa mga makakalaban noong unang panahon. Di naman kaya nahahawig sa itsura ng isang robot. Well, kayo na lang siguro ang bahalang humusga kung ano ang sa tingin niyong itsura nito. Bukod sa kakaibang design sa harap, ay naglalaman din ang isang ito ng mga makabagong teknolohiya sa pangkaligtasan at pangsiguridad. Isa itong klase ng adventure bike na sinamahan ng mga modernong features at makabagong katangian kung ikukumpara sa maraming motorsiklo na gaya nito. Mula dito sa harap, makikita ang I-shape na LED type ng mga headlamp nito, kasama ang mga turn signal lamp na parehong naka-LED na rin. Makikita mo rin ang mas mataas na windshield kung ikukumpara sa marami. Bagay na magugustuhan mo kasi hindi lamang ginawa para sa magandang aerodynamic itong motor. Ito rin kasi ay may purpose para sa iyong kaligtasan. Lalo na kung tumatakbo ka ng mas mabilis at may mga biglang tatalsik na debris o kahit anong maliliit na bagay, ay masasangga mo nito at hindi direktang tatama sa iyo. Isa pa, binigyan din ito ng sapat na tulong para mahawi ang mga hangin na makakasalubong mo habang nagdadrive. Pagdating sa estilo naman ng pagkakadesign, ang bawat kulay na inilapat ay sadyang nababagay ang mga kombinasyon at may counting touch ng isang touring maxi scooter type. Meron kasi itong dalawang mahabang side footboard na nagbibigay sa rider ng mas komportabling pagsakay dito, lalo na kung maibabiyahe sa malalayong lugar dahil binigyan ka ng pagkakataong i-relax ang paa mo dito habang nakataas sa upright position na pag-upo, kasama ang komportabling seat cushion at makapal na foam with two-tone ay hindi rin mananakit ang bat mo dito. Pagdating naman sa pagiging convenient, nilagyan din itong motor ng malawak na underseat storage na kayang lagyan ng ilang mga gamit at isang retractable hook para sa mga isasabit na kaya hanggang sa 3 kg na bigat, kasama ang isang USB port charging system na nakalagay naman sa packet nito. Dito ay pwede ka rin mag-charge ng iyong lobat na gadget at isang handlebar na maraming accessible switch function na makikita. Sinamahan ng notification, switch sa system ng instrument cluster, may kasamang built-in passing light switch at isang kill switch engine na rin na para naman sa emergency purpose kung kinakailangan patayin ang makina nito. At syempre makikita rin ang isang premium na digital instrument panel nito na nagbibigay palalo ng highlight sa modelong ito kasi mababasa ng maigi ang mga impormasyon na lumalabas dito kabilang ang bilis, milyahe, konsumo, battery low, orasan at marami pa. At sa bandang likuran, meron itong sporty muffler at isang kakaibang ilaw na panlikod. Naka-LED type na rin ito kasama ng mga turn signal lamp nito, bagay na mas magbibigay palalo ng kaligtasan sa oras ng gabi. Sinamahan din ito ng mga reflector for additional visibility during night ride. Ang nagpapagana naman sa modelong ito ay ang nag-iisang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 bulbs at naka-liquid cool type na cooling system. Meron itong fuel supply na injected at nakakonekta naman sa isang automatic transmission na CVT drive belt. Ang pinalakas na performance ay sa pamamagitan naman ng nagagawa ng mill nito na kaya mag-produce ng maximum output na 11.2 horsepower at 8,500 revolution per minute. At ang maximum torque naman nito ay nasa 13.2 Nm sa kada 6,500 rpm. Kaya ang average top speed din na nagagawa ng motorsiklong ito ay umabot ng 110 km per hour. Hindi naman masama kasi mabilis na rin naman yan at makakasabay ka na. Meron din itong malalaking fuel tank capacity na kayang kargahan ng hanggang sa 10.7 liters na kung full tank ang ilalagay. Mapapakinabangan mo ito lalo na kung hilig mo ang mag long ride o di naman kaya kung gusto mo nang hindi naaabala sa pagpapagas at kung wala kang makikita kaagad na gasoline station. Meron itong average fuel consumption na umabot ng 37 km per liter na kahit papano ay matipid na rin. Itong Kymco Dink 150 ay mayroon ding ignition system na keyless entry dahil dito kahit papano ay mapapanatag ka na rin kasi hindi madaling pagandahin, lalo na kung wala ang mismong transmitter key nito. Ibig sabihin,
mas secured siya sa magtatangkang galawin o nakawin ito. Pagdating naman sa chassis and suspensions, meron itong mag-aangat matibay na chassis frame, sinamahan ng magagandang suspension na handang sumabak sa malulubak na kalye, sa mga lupain at sa mabubato. Naka-telescopic fork sa front at dalawang shock naman with coil spring ang sa rear. Meron itong mga brake system na magbibigay ng kaligtasan lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Ang front brake ay may wavy disc na klase na may 2-pot caliper piston, habang naka-single-pot caliper piston naman ang rear brake nito, na sinusuportahan ng isang advanced safety features na tinatawag na ABS o anti-lock braking system. Sa harap at likod, ito ay nag-a-unlock sa mahigpit na kapit nitong brake kapag bigla mo itong nagamit, dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang nitong motor sa mga biglaang pagpreno. Bukod pa dyan, meron din itong kasamang TCS o traction control system. Dahil dito ay maiiwasan din ang pagkadulas kung maidadaan mo itong motor sa mga malulubak, matutubig na lugar o lupang kalsada. Meron din itong kasamang safety features pa na tinatawag naman na emergency brake warning light system. Isang sistemang nagbibigay sinyales sa mga nalalapit na mga biglaang pagkabangga para magamit ng mas mabilis ang brake system. Lalo na kung may mga biglaang tatawid sa kalsada na hindi natin minsan napapansin sa mabilis nating takbo. Dahil sa emergency brake warning system, ay mapapaalahanan tayo na mag-minor kung sakali mang magkakaroon ng ganitong klaseng senaryo. At pagdating naman sa mga gulong nito, meron itong makakapal na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na rin. Pwede itong pang off-road kaya kahit hindi mo na palitan pa aftermarket. Ang brand na inilagay dito ay Maxxis brand na tires. Meron itong kabuang sukat sa front na 120x70R13, habang ang rear tire size naman ito ay 130x70R13. Pagdating naman sa kabuang sukat nitong motor, ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,374mm. May seating height ito na 783mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4 ang height. May kabuang bigat itong motor na nasa 148kg. Bagay na magagamit mo lalo na sa mga mabibilis o maluluwang na kalsada, kasi hindi ka papalirin ng hangin na makakasalubong mo nito. Inilabas ito sa Philippine market noong nakaraang taon lamang at nagkakahalaga ng 152,900 pesos dito sa bansa. Bristol ADX160. Mula 2018 ay hindi na rin talaga nagpaawat pa ang Bristol sa pagpapalawig pa ng kanilang brand dito sa bansa. Sa kamakailan nga lang ay sunod-sunod na rin ang paglabas ng mga bagong motorsiklo mula dito. Tulad na lang ng Maxxis Scooter 400cc at ilan pa sa mga sports bike kategory ng Bristol, ang Assassin 400 at ang kararating lang din sa unang buwan ng taon na Bristol Invictus na 400cc na rin. At pagkatapos ng halos dalawang buwang pananahimik, ang motorcycle mark ay muling nagbalik para ipakilala sa atin ang pinakabagong modelo ng Bristol na ADX160cc, na mas mababa naman ang displacement at isa rin sa adventure bike scooter na malamang alam nyo na rin siguro kung sino ang makakatapat nito. Walang iba syempre ang mga dual sport adventure type na nabanggit na natin. Sunod sa klase at design ng kabuang detalye, maging sa ilang mahalagang bagay, ang safety and security features na nagpapanatili rin naman ng kapanatagan sa lahat ng makakagamit ito. At sinasabi ng marami na kung mapapansin din naman natin, ang motor na ito ay kahawig ng Honda ADB, pero mas malapit ang similarity nito sa Honda X-ADB 750. Sa klase pa lang ng design sa mga ilaw at sa front face ay akalain mo na rin talaga na X-ADB ang isang ito, kaya mapapamangha ka na rin sa pagdating at sa lakas ng appearance nito. At eksakto lang din pala ang paglabas ng motor na ito, dahil marami sa atin dito ang hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ng stock ng Honda ADB. Kung ikaw ay naiinip na sa kung kailan darating ang ibang stock ng Honda ADB 160, bakit di mo isama sa pagpipilian mo ang motor na ito, isang dual sport adventure type na motorsiklong pang off-road at rough-road city ride at long ride na rin, at maging sa adventure ride ay mapapakinabangan mo rin naman.
Ito yung motor na tipo ng mga rider na sumasabak sa mahabang biyahe at nakakarating kung saan-saang lupalop ng kalupaan. Ibig sabihin lang dito mga kaibigan ay napaka-flexible ding gamitin sa iba't ibang klaseng kalsada. At ang tanong dyan, mag-i-stand out kaya ang isang ito sa Honda ADV na pagdating naman ang Magna? Na powered by 156.6 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder engine na kayang mag-produce ng maximum torque na 14 Nm sa kada 5,500 na RPM. Naka liquid cool type na rin ang cooling system at fuel injected type naman ang fuel system nito. Pagdating sa maximum output ay may kalakasan na rin naman na kayang mag-produce ng hanggang sa 13.5 horsepower sa kada 8,500 na revolution per minute. Hindi pa man masyadong subok ang performance na meron ito, pero batay na rin sa engine details na mga nasabi natin, alam nyo na rin siguro kung hanggang saan talaga aabot ang kakayahan nito. Pagdating naman sa fuel consumption nitong motor ay nakatitipid din naman daw. May malaking fuel tank capacity na 11 liters kaya sulit gamitin pang long ride to kung sakali man. At dahil dyan, ito ay nakakakonsumo ng hanggang sa 43 km per liter ang estimated nila. Pero nakadepende pa yan kung saang lugar mo pa ito gagamitin at depende rin sa kung sino ang magdadala. At para naman sa iba pang bagay, makikita naman sa external features nito. Meron na rin itong mataas na windscreen protector na gaya ng sa ADV at the adjustable yan. Spotted din sa motor na ito ang pagiging keyless entry ng ignition system. Isang magandang bagay na kung saan ay magpapasecured naman sa pang-araw-araw na kung saan mo ito iiwan. Meron na rin itong safety features na dual channel ABS sensor sa front and rear na braking system nito. Kaya kung ito ang first choice motorcycle mo, ay hindi ka na rin naman talo sa pagiging safe nito. Dahil dito sa naka dual channel, anumang brake lever ang iyong mapiga ay gagana pa rin ang sistemang ito na kung saan ay nag-a-unlock ng brake sa biglaang pagpreno para mas mabawasan ang brake force at kahit papano ay maiwasan ang matinding aksidente. At pagdating naman sa mga ilaw nito, naka LED type na yan. Ang headlight na may maangas din na forma, naka projector type na yan. Kaya sa lakas ng liwanag nito sa madidilim ay siguradong visible ka. Maging sa taillight nito na may kakaiba ring disenyo, malakas at maangas na rin ito. Kaya maging sa rear portion ay mas malakas pa rin ang chance na mas mabilis kang makikita kahit sa mas madidilim na kalsada. At ang instrument meter panel gauge rin nito na may kakaiba ring disenyo. Simple lang yan mga kaibigan, naka TFT digital instrument panel na rin yan. Kumpleto ang info na makikita dito na may kasamang temperature ng makina. Dito ay malalaman mo kung gaano na baka init ang engine nito kung sakaling maibiyahe mo man ng napakalayo. At bukod sa mga basic info na makikita mo dito, ito ay nilagyan na rin ng Bluetooth connectivity na sistema kung saan dito ay maikokonek mo ang iyong cellphone gadget para kahit papano kung sakaling ikaw ay nagmamaneho ay mas mabilis mong makikita ang mga notifikasyon na lumalabas kung sakaling may tumatawag na sa cellphone mo. Sobrang linaw na rin ito kasi color type na rin ang wallpaper. Dito mo makikita na kahit papano sa ganitong klaseng motor ay nagkaroon ng mga ganitong klaseng sistema. May built-in hazard na nga rin pala ito at passing light switch. At kung mapapansin natin sa mga switch function nito ay may mga ilaw na rin yan para kahit papano sa madilim ay mas mabilis mong makikita kung anuman ang pipindutin mo. Naka naked handlebar gaya nang sa ADV. Ito rin talaga ang signature dyan kaya mas naging maangas pa ang mga naka dual sport adventure type motorcycle scooter. At bukod pa dyan ay very convenient na rin. Wala man itong flat foot board na palitan naman ng mga faket o bulsa sa harapan nito. Maging sa under seat compartment storage, may malawak ring spasyo doon na kung saan ay kasyang-kasya talaga ang full face na helmet. May kasama na ring USB port charging system na kahit paano ay makakapag-charge ka na sa motor na ito. At meron na rin itong built-in na grab bar o lagayan ng mga top box sa likuran. Bibili ka na lang talaga ng top box para sa extra compartment pa. Para naman sa iba pang mga features nito. Pagdating sa braking system, ito ay naka dual disc type na. Ang front and rear ay pareho ring may maangas na caliper piston. Hindi rin siguro basta-basta ang brake force o lakas ng brake na nagagawa nito. Pagdating naman sa wheel and tires, makakapal na rin yan kaya mas lalo pang lumalakas talaga ang dating nitong motor. Kasi bumagay sa appearance niya, halos kasing laki lang din ito ng sukat ng gulong ng Honda ADV160. Ka-tubeless tires at kakaibang rims na inilagay dito ay sa kanya mo lang din
makikita ang ganitong klaseng disenyo. Pagdating naman sa chassis and suspension sa plan, ito ay naka-invertible suspension telescopic fork at naka-dual shock absorber naman with sub-tank o baso na nakasama para sa rear suspensions naman ito. At para sa iba pang detalye mga kaibigan, marami pa po yan na mas ma-appreciate mo pa kapag sakaling sa actual mo na ito makikita. At speaking sa actual, yes, available na rin ito dito sa bansa na nagkakahalaga ngayon ng hanggang sa 178,000 pesos. Ang Aprilia SR-GT200. Inilabas ng Aprilia Philippines ang SR-GT200 sa Inside Racing Bike Fest noong nakarang taon. Ang bagong scooter na nagsisilbering entry ni Aprilia sa mabilis na lumalagong maxi scooter segment dito sa bansa. Isang nakakamanghang imahe at pagpapahiwatig na rin ng paglago sa pagiging advanced nito sa maraming bagay. Isang dual sport mga kaibigan na motor na nagpapakita rin ng pagiging aktibong paraan sa larangan ng pakikipagsapalaran sa mga terrain or off-road na lugar. Na kung saan ay talagang napakainam ding gamitin kung sa adventure long ride din naman ang hilig mo ay para sa'yo nga ang mga ganitong klaseng motorsiklo. Tinatawag din itong SR sa ibang bansa na ngayon ay nilagyan ng GT dahil sa makabagong update nito sa anyo at pamamaraan ng pagkakagawa dito ay halatang hindi tinipid at ang pagiging sporty crossover concept din ito ay nag-standout sa marami itong kakumpetensya. Ang pagiging premium na klase na sinamahan ng malaking makina na may 200 cubic centimeter na displacement capacity at handa na rin makipag-head-to-head sa ilang mga brand competitors na may malapang karerang katangian ding pang external na nababag ay din naman sa klase nitong motor. At sinamahan na rin yan ng mga iba pang detalye sa kabuang makina, naka-liquid cooled engine, single cylinder, 4-stroke at naka-4 valves na rin. At injected type na fuel system na may maximum meter of torque naman na 16.5 Nm sa kada 7,000 rpm. Habang pagdating sa maximum output level ay may 17.4 horsepower sa kada 8,500 rpm. Hindi na malalamangan sa bagay na yan dahil pagdating din sa average top speed nito, ito ay nakagagawa ng hanggang sa 145 to 150 km per hour. Sobrang lakas na kahit papano ay may katipiran na rin ito sa pagkonsumo ng gasolina na umaabot din sa 30 km per liter. At para sa iba pang bagay na meron ito, pagdating sa mga external features, ang mga ilaw nitong motor ay naka-LED type na mula headlamp, turn signal lamps, DRL at tail lamp ay sobrang liwanag dahil sa lakas na nagagawa ng brightness kapag naka-LED bulb. May built-in hazard lamp na rin ito at pass switch na may kasama na rin USB port charging system, mga console packet at malawak na under seat compartment storage. At marami pang iba. Pagdating sa safety features, itong motor ay equipped na rin sa anti-lock braking system, the keyless operation, very accessible at comfort riding position naman ang may offer pa nito sa magmamaneho. May dalawang klase na nga rin palang variant itong motor, ang standard at ang with ABS variant. Pagdating sa chassis and suspension naman, sa front ito ay naka-USD telescopic fork at rear suspension na naka-dual shock absorber. Pagdating sa braking system sa front and rear, ito ay pareho ng naka-disc type. At sa kabuang sukat naman ng bawat gulong nito sa front, ito ay may 110 by 8R14 habang rear tire size naman ito ay 130 by 70R13. Halos walang pagkakaiba ang buong sukat nito sa Honda ADV160. At ang buong laki ng motor na ito ay sapat na kayang i-accommodate ang dalawang tao na may seating height na 799mm. At para naman sa kabuang presyo mga kaibigan ay nasa 248,000 ang standard variant at 258,000 pesos naman ang halaga ng top-end variant nito. FKM Venture 150. Isang laipa na motorsiklo ang naidagdag sa listahan ng dual sport adventure type na scooter. Ang paglabas din ng isang ito ay ang pagpapatunay na sa panahon ngayon ay nagiging pamantayan na ng marami ang pagpili sa mga motorsiklong equipped sa makabagong teknolohiya. Ang Venture 150 na nagpapakita rin ng isang malakas na katangi-tanging presensya na naglalaman din ng hindi basta-bastang kalidad. Mula sa pagiging advanced din ito sa mga features at iba pang bagay, ang pagkakaroon ng isang malapad at kaakit-akit na design na pangunahing ding basehan ng ilan nating kababayan kung bakit nagiging mas sikat pa sa mga nakasanayan na ang mga ganitong klaseng motor. Kaya naman ang iba't ibang brand din ng motorcycle company ay kanya-kanya rin ng pasabog mula sa pagiging malakas sa actual at pagiging matatag sa long ride. Gaya nitong motor na aakalain mong big bike sa laki at bulky ng itsura na mukhang hindi rin naman magpapahuli. Mula sa FKM Motorcycle, ang Venture na pagdating sa kabuang makina
Ito ay powered by 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder 4-stroke single overhead cam with 4 bulbs engine na rin. Naka-liquid cool type ang cooling system na may fuel injected type naman sa fuel system nito. Pagdating sa maximum output, ito ay may 16 horsepower at 14.6 Nm of torque. Kaya sa bilis na nagagawa, ito ay umaabot sa 125 km per hour. Ang motor na ito ay may katipiran na rin sa gasolina na kumukonsumo naman ng hanggang sa 35 to 38 km per hour na may malawak na fuel tank capacity na 9.3 liters. Sa external figure ay may kalakihan ng sukat kung tingnan sa Honda ADB at sa iba pang mga brand competitors. Ngunit ito raw ang isa sa pinaka may malakas na appeal sa mga ito, mula headlamp na naka-projector type at tail lamp na parang pakpak naman ang pagkakadesenyo. Naka-full LED type na rin ang mga ito, samahan pa yan ng iba pang features gaya ng USB port charging system, idling stop system, anti-lock braking system at naka-dual channel na rin ito. Mula sa front and rear brake ay talagang pinaghusayan para mas tangkilikin pa ng marami. Pagdating sa suspensions nito sa front, ito ay naka-upright double shock absorber at rear suspension naman na naka-dual shock na rin. Sa braking system nito ay parehong naka-disc type ang front and rear brake nito. Pagdating sa brake force ay may kalakasan yan, kaya hindi ka mamumroblema sa kapit nito. At ang mga gulong sa kabuang sukat sa front, ito ay may 100x8R14, habang ang rear tire size naman nito ay 130x70R13. Naka-tubeless tires at alloy wheels na rin ang mags nito. Pagdating naman sa ground clearance, ito ay may kabuang sukat na 165mm at wheelbase size na 1,324mm. Ang kabuang presyo nitong motor ngayon ay nasa 143,000 pesos. Available na rin dito sa bansa. Honda ADV160. Isa sa pinakamagandang motor sa bansa na ginawa ng Honda ang ADV160, isang dual sport adventure type na scooter na ipinakilala ng Honda sa bansa noong year 2020 pa. Sa unang version nito na ADV150, layunin nito na palakasin ang segment ng scooter bike sa bansa at sinamaan ng mga advanced features ng Japanese manufacturer na talagang sumukat din sa pagiging praktikal ng isang rider ang paggamit ng motor na ito. Dahil hindi lang kasi nakabase kung gaano kalaki ang presyo kundi pati sa mga nilalaman na talagang mas makakasulit ka. Sabi nga ng iba, maigi na ring bumili ng mas mahal na bagay na tatagal naman kumpara sa mura na mas mapapadali naman. Kaya ano pa nga bang masasabi mo dito mga kaibigan? Hindi lamang din kasi pang daily commuting ride o maging pang long ride ay napapakinabangan, kundi pati sa mga rough road, off-road, adventure ay nagbibigay ng napakaswak na ride sa mga taong gagamit. Sa pagkakaroon ng malakas-lakas na rin naman na makina na powered by 157 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 bulbs, liquid cool type at naka-ESP Plus engine technology na ang nagpapaganda palalo sa takbo at arangkada sa pang-araw-araw na ginagamit mo ito. Mas magiging matipid din ang pagkonsumo ng gasolina sa pagkakataong ito dahil sa ginamitan ng makabagong specs sa buong detalye ng makina tulad ng fuel system na PGM-FI o Program Fuel Injected. At may fuel tank capacity ito na 8 liters na kumukonsumo naman ng hanggang sa 45 km per liter. Sobrang tipid kaya talagang magugustuhan ng kahit na sinong rider ang magkaroon ng ganitong motor na pagdating sa maximum output, ito ay may 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 14.7 Nm of torque sa kada 6,500 RPM. Kaya sa kabuang bilis, ito ay nakagagawa ng hanggang sa 130 km per hour. Samaan pa yan ng mga advanced sense na teknolohiya gaya ng mga safety and security features, pagiging convenient, komportable at iba pa na tiyak wala ka na talagang masasabi pa. Sa kung gaano kaganda ang motor na ito, mga naka-LED type na ang mga ilaw nito mula headlamp, daytime running light, mga turn signal lamps at maging ang tail lamp nito. May USB port charging system na rin yan para dito ay pwede ka na rin mag-charge. Naka-full LCD type naman ang instrument cluster with idling stop system, passing light switch, with hazard lamps, side stand engine kill switch at marami pang iba. At medyo panatag ka na rin dito dahil sa naka-keyless entry na to. So ibig sabihin kahit papano ay hindi na rin basta-bastang makakarnap to. Kahit iwan mo pa sa labas ng bahay dahil meron na rin itong kasamang anti-theft alarm and answer back key system. At para naman sa safety features, ito ay naka-ABS sensor
na may HSTC o Honda Selectable Torque Control, o sa ibang term, ito ay traction control system na kahit papano sa mga alanganing pagliko, madudulas na kalsada o malulubak ay hindi tayo matatakot na daanan yan. Ang braking system naman ito sa front and rear ay pareho na naka-disc type. At ang mga gulong nito ay may malalapad na sukat yan. Pagdating sa front, ito ay 110 by 80 or 14, habang rear tire size naman ito ay 130 by 70 or 13. Naka-tubeless tires at alloy wheels na rin ang mags nito. Pagdating naman sa mga chassis and suspensions, sa front ito ay naka-telescopic fork na ginamitan naman ng dual shock absorber na may baso na rin sa rear suspension naman ito. At hindi pa yun, mga kaibigan, itong motor ay may kababaan lang din ang seating height. Na kahit papano ay kayang itayo ng hanggang sa 5'3 ang height, na may kabuang sukat na 780mm at bigat naman na 133kg. At para naman sa kabuang presyo nito ngayon, ito ay umaabot sa 164,900 pesos dito sa bansa. At ang maganda pa rito ay may bawas pa sa kabuang presyo nito. I think 20% o 20,000 pesos. So alin man sa dalawang iyon ay malaking kabawasan na rin. Kaya paunahan na lang talaga. Kaya sa mga naghihintay pa ng Honda ADV na hindi pa talaga available sa bansa ang ibang mga unit o model na paparating pa lang, may isa pa po tayong pagpipilian, ang Bristol ADX 160cc. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Pero bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, nag-aabang palagi sa mga video na in-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo, guys. Ngayon, kung bago ka pa lang din papunta sa channel na to,